Pili na po yung niluluto ko or yung... Hoy, ikaw. Ikaw ang binibini na ni nanais ko. Welcome sa isang pangkabuhayan vlog! Magagawa kami ng... Pili na may dishwashing liquid. Look at this. Yeah. Maka na talaga yung dishwashing. Hi guys! Welcome back to my channel and welcome sa isang pangkabuhayan vlog! So this is a pangkabuhayan vlog kasi sa video to gagawa kami ng pili namin dishwashing liquid gamit ang DIY dishwashing liquid kit. Ito yung mga ingredients na gagamitin. Itong EDTA. Salt. Lemon scent. Foam booster. Preservative. Colorant. And then, anti-bac. Degreaser. Pampatanggal ng sebo. Or mga mantika. Or, main ano, dapat yung naka-specify sa instruction, dapat yung tubig na gagamitin natin ay purified water. Yeah. Wala nang iba. Bawal tap water or anong passing tubig. So, to make this successful, dapat purified water yung gagamitin. Yeah. So, sa isang kit, makakagawa ng up to 14 liters ng dishwashing liquid. Kaya gagawin namin ito ngayon kasi actually ito yung binibenta namin ng Diyos. Baka for demo na din sa mga calls, sa mga nagtatanong sa amin kung talaga bang 14 liters isang kit ang kaya at kung mabula nga siya, so malalaman natin siya ngayon. So far, napakabango niya. Yung demo, napakabango as in. Meron siyang ano, available siya in 4 cents, di ba? Yeah. Lemon, calamansi, antibac, at bubblegum. At bubblegum, yun. So, masisimula na natin. Wala kaming available na ini container, so dito muna namin siya i-mix. And then, ito yung gagamitin namin pang sukat kasi yung kailangan na tubig na ihahalo is 13 liters. Ito, 1 liter na to. So, 13 na ganito. Ito yung purified water natin. Una ang procedure, water. Prepare 13 liters of purified water. Prepare yung 13 liters ng tubig sa container na paghahaluan. Ang next na ihahalo natin ay yung soap base. So yung soap base natin. Charot, pinakita lang ko. Dito na natin butasan para madaling. Alam, hindi butter. Wala kasi time good thing. Ay, good thing. Kasi ako good. Okay. Then, i-mix siya natin dito sa 13 liters na water. Ay, gradually lang, di ba? Tapos, inaw mo na pag-mix sa lahat ng... So, pag... Ayan. Dapat pa konti-konti lang habang hinahalo. Okay.
Sobrang nakakangalay. Hi po mga kapamilya. Pili na po yung niluluto ko or yung... O ikaw. Pamay na lang po, pamay. Dishwashing kit o si Joyce? Pamay na lang po kung saan. Onhan ko parehas. Available po parehas. Natapos na namin i-mix yung soap base. Mag-iisang oras na siya bago siya natuluyang natunaw. Sobrang nakakangalay. Halo lang po in one. Pero haluin na ng haluin in one direction. Matutunaw din siya. Next is, we will add colorant. Yes. Colorant naman ang ilalagay natin ngayon. So ito, ilalagay natin siya hanggang sa desired mong kulay. Document namin to ni Joyce kasi it's our first time na mag ano na maggawa ng sariling dishwashing liquid. So para na din ano, para na din magka-idea kayo kung paano siya gawin. Since madami na nagtatanong kung paano ba siya gagawin. So yun, tintay namin mismo. So hindi lahat ng first time dinodocument ha. Natin is yung degreaser. After a minute of stirring ng degreaser, add naman ito ng foam booster. Wala mo, mag-quantum. Continue mixing pa rin. Na ilalagay natin is yung EDTA saka yung anti-bac. Next na ilalagay natin is yung preservative. And then, isunod na natin yung asin. Ito yung itsura niya after namin mahalo yung asin. So, pinaklasa pa na. So, pinakalasa na ilalagay natin is yung scent niya. So, itong ginagawa kasi namin is lemon. So, ito na yung lemon scent. Guys, look at this. Yeah. Saka na talaga yung dishwashing. Ang lapos na niya. Tapos na nating i-mix lahat ng ingredients. Yes! Finally, mukha na siya talagang dishwashing liquid. So, after niyan, i-leave lang siya dyan for 3 hours. Or, hanggang sa mawala na yung bula. After nun, saka tayo magpo-proceed na sa packaging. Saka natin siya ilalagay dun sa mga ano, sa mga bote.
Guys, sobrang bango niya. So, in case na interesado kayo, PM nyo lang kami sa aming Facebook account. Do it be smart. Message nyo lang kami guys, kung interesado kayo. Then, pag-usapan na lang natin. Sobrang makakatipid kayo pag bibili kayo ng isang case tapos ibibenta nyo per liter. So, depende sa inyo. Pwede siyang ibenta. Pwede kayo magbenta per kit. Pwede kayo magbenta per bottle. Pero, depende sa inyo. Kung alin yung type nyo. Pwede nyo rin siyang ano, I mean, gamitin nyo lang siya sa bahay para hindi kayo met may bumibili sa ano, sa market. Pwede naman yun. Siguro up to you. Yung ano nyo, yung isang kit nyo pag sa bahay lang, siguro lang pas na isang buwan gamitan. Sa dami ng pinagkukugasan parado. Ganyan na siya kapag wala na mga bulak.